depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kailan nga ba, di ba? Kailan nga ba dapat mag-react, gumawa ng hakbang? Kailan mo ba malalaman tong bagay na to? Because I know that all of you has a lot of questions about this. But before we start, guys, please pakilike muna yung video natin. And just for the support, that will be a big help for us and for the movement of this YouTube channel. Anyways, thank you pa rin sa pagsuporta. Kahit like nyo lang, malaking bagay na yan. But before that, let us talk about the biggest things na pwede natin gawin just to control the situation. I really understand na isa ito sa mga hardest thing to do. May mga times kasi at may mga pagkakataon na wala na tayong magagawa. And when we say na wala na tayong magagawa, yun na yung time na mawawala na yung hope dahil mangingibabaw na yung reality. The reason kung bakit hindi tayo nakaka-move on at nasasaktan tayo is because of the hope na nangongolekta tayo ng pag-asa sa puso natin. We are collecting this hope as our tool, as our, alam mo yun, ito yung pinaka-tools natin na ginagamit just in order for us to survive this situation. And yung iba sa inyo, yung hope nila is minsan wala na sa lugar. And syempre, nakakapanood ka ng mga videos, paano mag-move on, paano ibalik sa ex. Minsan nagbabanggaan siya. Kasi hindi ka makamove on hanggat hindi bumabalik yung ex mo. So, kailan ba dapat maglagay ng limit? At kailan ba dapat ma-realize mo na this is the end? Number one reason, kapag may iba na yung ex mo. Kapag may iba na yung ex mo, huwag ka na makulit. Kahit rebound pa yan, kahit sino pa yan, hindi mo na dapat ipilit ang sarili mo. If you know your limitation, you will not become idiot. Ang mahirap kasi sa mga kliyente ko or sa mga subscribers na maitan sa inyo, mga nanonood sa amin, minsan ang tigas ng ulo nyo. Imbis na nakakapag-progress kayo, hindi kayo makaprogreso-progreso or walang nangyayaring progress sa life. Kasi nga, parang nawawala yung common sense eh. Pilit nyo ginagamitan ng kung ano-anong strategy, kung ano-anong technique. Eh, hindi nga effective kasi nga meron ng iba. Pero kung paiiralin mo pa rin ng tigas ng ulo, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo. Kapag pinairal mo kasi ang tigas ng ulo, tatagal ang proseso, ibis na matatapos na. Kumbaga para kasi sa akin kapag meron ng iba, that's it eh. Pwede, may, yung mga balik-balik ex na ganyan-ganyan strategy, mag-work naman yan, pero ang ibig ko lang sabihin is, kailan ka ba dapat talaga tumigil? And maybe that is the right time para tumigil ka na. Kapag alam mo na may iba, tumigil ka na. There's no hope, there's no chance, there's nothing. You don't need to think about that. Just be happy and just move on. Kumbaga, bagsak na eh, wala na eh. Ano pang iaangat natin? Kumbaga, patay na. Ano pang bubuhayin mo, di ba? Magsasayang na lang tayo ng oras. And definitely, that one will hurt you too much. So much. And that's not going to help you at all. That is why, at the end of the day, ang pinaka-advice ko pa rin, kung pwede sanang piliin nyo na lang na mag-move on kapag gano'n na sitwasyon. Pangalawa, kailan ba dapat? Kapag hindi mo na alam kung anong gusto niyang mangyari, hindi mo alam kung meron na siyang bago, hindi mo alam kung ano na pinagkakaabalahan niya, tinaguan ka na niya, talagang decided na siya na magtago sa iyo. I think that will be the time na mag-decide ka na rin para sa sarili mo. Tinataguan ka na, ano pa gagawin mo? Habol ka pa ba? Ayusin niyo pa ba? Alam ko na tao ka lang mga umiibig, nagmamahal, pero you should know your limitation. Kasi kung hindi mo alam ang limitasyon mo, mag-e-end up ka na magiging idiot ka na lang. At once na naging idiot ka na lang, yun yung pinaka-worst part ng life mo. Dahil hindi ka makakapag-decide na maayos kasi nga idiot ka na dyan sa part na yan, and you will become more and more obsessive about the situation na wala ka naman mapapala. So, you need to work smart. At the end of the day, what I can advise to you or what I will advise to you is just to be smart. Become the smartest person in the room. Hindi na kasi pwede yung emotion-emotion sa panahon na to. 2024 na. Hindi na uubra yung mga paganon-ganon natin. So I think the best advice that I can give from time to time is just to understand when to walk out. Mag-walk out ka na, mag-pull away ka na. That will be your time. It's your time to shine. Kaya sa pahirapan mo pa yung sarili mo sa mga ganyang bagay na ang hirap ng i-fix, di ba?
Para magmumukha ka na lang tangengot dyan, di ba? So kapag may iba na, o kaya pangalawa, kapag hindi mo na alam kung anong pinagagagawa niya, wala ka ng idea, basta ang alam mo lang, tinaguan ka na niya, if you feel na nagtatago na siya sa'yo, hindi na siya nagpaparamdam, siya na mismo nag-decide na gusto niyang lumayo, alam ko it hurts, pero hindi na mahihil yan ng basta-basta. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, napahiya tayo doon, okay na yon, pero you need to stand up again at sabihin mo sa sarili mo na kahit kailan, ang bagay na ito ay hindi na mauulit pang muli. Anyways, if you still have a question, just give us a message sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.